What's up mga katribo? Nagbabalik na naman kami sa panibagong vlog. So yung mga katribo, kung mapapansin nyo, wala kami sa bahay ngayon. Kasi ngayon nandito kami ngayon sa shooting cafe. So yung iba sa inyo, parang familiar na nga yung lugar at kasi, yung pangalan. Kasi last time is nakapag-vlog na nga tayo dito. Kung naaalala nyo, yun yung pinarank namin yung mga kaibigan namin na nag-away kami dahil sa Mekuti. Para sa mga hindi nakakalam sa Chuti Cafe, ang Chuti Cafe ay isang milk tea shop dito sa Santa Cruz, Laguna. So kung malapit kayo sa Santa Cruz or taga Laguna kayo o kahit saan, puntahan nyo na to. Napakasarap ng milk tea dito. Bukod sa masarap is napaka-affordable din, lalo na yung mga milk tea and yung pagkain. So yun nga, lahat ng details ng Chuti Cafe ilalagay ko na lang sa description box sa baba yung address para mas mabilis nyo siyang mahanap. So kung nakita nyo yung post namin ni Mayora sa Facebook, nag-post kami na magkakaroon kami ng mukbang challenge. Nagpunta tayo dahil nga naimbetahan tayo ng Chuti para itry yung mga bago nilang drinks and foods. At magkakaroon din tayo ng special guest na flight attendant. So, nung unang vlog natin, dapat nakasama na natin siya. Kaso, hindi siya naging available. Pero ngayon, sure na makakasama na natin siya. So, tawagin na natin yung special guest natin na walang iba kundi may-ari ng Chuti Cafe na si Sir Gerald Mendoza. Hi! Ano tawag yun sa mga fans nyo? Mga katribo. Hi sa mga katribo dyan. Narinig ko naman kung paano nila in-intro ang Chuti Cafe. So yeah, ako si Gerald Mendoza. I work as a flight attendant sa Philippine Airlines. Pero ako din yung owner ng Chuti Cafe. Ayan, so pwede nyo nang puntahan at tikman ang aming mga drinks. Dahil authentic Japanese milk tea, matitikman nyo dito. So ngayon may papatry sa atin si Sir Gerald na isang challenge. Tama, dahil nga sa July 19 anniversary na Chuti Cafe dito. So saktong-sakto nga yung bisita nila na meron kaming What's in the Box Challenge. So ngayon, para yung mga katribo dyan mas mag-enjoy sa panonood sa vlog na to, itatry nila ang What's Inside the Box Challenge. Alright, so ready na ba kayo? Ready na ba mga katribo nyo? Alright, sige, simulan na natin. So yung mga katribo, ito na yung What's in the Box Challenge na itatry natin na inayos sa atin ni Sir Gerald. So yan, na-explain ni Sir Gerald ko yung instruction na kailangan namin. Okay, so ito talaga, ang purpose na to is para sa anniversary namin. Kumbaga, ang mananalo na to, mahulaan ang item na nasa loob ng box, magkakaroon ng voucher worth 100 pesos na pwede nilang gamitin pambili ng any products ng Chuti sa anniversary. So, ang rules ng game na to, may 30 seconds ka para hulaan mo ang isang item. Binibigyan namin ng dalawang chance ang isang customer. Para kunyari, hindi nila mahulaan yung first item. So, next item, pwede pa. Pero pag hindi nila nahulaan yung next item ulit, next day na sila pwede mag-try. So ngayon, sisimulan na natin. Sila na mismo magka-try na to. Sila ang kauna-una magka-try na to. Meron ng item, ito na. Start na natin ang timer. 0-0. So, ang item pwedeng buhay. Ay, buhay! Pwedeng nangangagat. Pwedeng tumatalon. Simulan na natin. Oh. Si JD muna, no? Okay. Alright. 1, 2, 3, go! Buhay ba? Tawag yun lang. Wala na magtutun. Line? Hindi. Sige, gagawin natin 1 minute para sa game na to. Okay. Paano siya malabot? Wala, magkalaban tayo kayo. Hindi pwede. Pwede mag-compare. Ano nakakababa? Anong malagkit siya? Makaipis. Baka buhay. Hindi ba buhay? Mayonnaise. Okay, dahil 1 minute na po, tingnan natin kung ano yung item na hindi mahulaan ni JD. Itlog! Nabati na po ni JD. Kanina normal yan eh. Next item para kay ano. Okay, next item na para kay Mayora. Excited ka na ba? Boy. Kasi binubuli niyo si JD habang ano eh. Nagura. Tingnan natin kayo. Okay, start na tayo. 1, 2, 3, go! Malamot siya. Nata? Wow! In just 8 seconds, mahulaan niya. Pinag-isipan ko. Tama po siya. Nata. Talo ka. Nata. Ano yung voucher mo? So, dahil nahulaan po ni Mayora, mananalo siya ng voucher worth 100.
pwede niyang gamitin during ano sa anniversary sa 9th. So yan mga katribo, ito yung makukuha niyo pag tinry niyo tong challenge na to. So punta na rin kayo para ma-try niyo to, masaya. Oo. Dapat makapunta na kayo simula ngayon, bukas hanggang 18th. Pwede kayong maglaro ng What's in the Box. Sasabihin niyo lang. Sasabihin niyo lang na, "Ma'am, sir, sasali po ako." And then yung premyo niyo magagamit niyo sa July 19 during anniversary namin. Ngayon, pupunta na tayo sa ating challenge talaga, ang mukbang challenge. So, yes. Tingnan natin kung ano yung mga pinrefer sa atin ni Sir Gerald at Nanchuti para doon na lang natin ituloy yung kwentuhan natin para masaya. Excited na rin kaming kumain eh. Kain na tayo. So, ano ba natin na? Let's go! Okay, so bigyan natin ng konting info ang mga katribo nyo. So, meron kami mga nilabas na bagong flavor, which is ito, part ito ng Dalgona Milk Tea. So, alam nyo ba, nung nilabas namin yung Dalgona Milk Tea, sobra siyang nag-boom. So, kaya ngayon, kiniklaim na namin kay May yung home of Dalgona Milk Tea. So, doon kami sobrang nakilala sa Dalgona. So, ito, titikman nila ito, ang flavor na to is Strawberry Dalgona. So, sa mga drinks muna tayo, mga katribo, ha? So, ito is lychee lemonade with lychee popping boba. So, pag medyo gusto nyo mag-refresh, so mag-lemonade naman kayo. So, ito naman is part ng mousse tea namin. So, ito yung bestseller namin, Choco Mousse Tea. Sobrang must-try siya. Even ako, na-addict ako dito. Tapos, ito, bagong-bago din, is Coke Float. So, kami yung first milk tea cafe na naglabas ng milk tea Coke Float. Kaya, must-try din yan. Tatry nila. At ito, ang siyempre, ang Japanese matcha namin na nakalagay sa Oreo cream cheese. So, yan. Must-try din. Yung mga mahilig sa matcha dyan. Matcha lovers. Para sa inyo yan. Para sa inyo. Yung mga food, kasi nung first visit nila, wala sila masyadong na-try na food dahil nag-focus talaga kami sa drinks that time. So, ngayon, time para mabusog na sila ng sobra. So ito, ito yung Hawaiian burger namin. Nakikita ba yata sa camera na kulay orange yung bun namin. So pinersonalize yung bun na kulay orange siya. So ang tawag namin dito is Hawaiian burger. Kaya kita yun, napaka talaga ng patty niya. Yes, dahil pure beef patty siya. So must-try siya guys. And then ito naman, next. Siyempre pwedeng pampulutan, pero yung mga below 18 dyan, huwag muna kayong mag-iinom. Alright? So ito yung nachos overload namin. And then last one, mga hotdog lovers, ingat tayo sa hotdog. Ito yung overloaded hotdog. Kita niyo pala, toppings pala ako, punong-puno na dito. So sulit talaga. Hindi talaga tinipid dito yung mga ingredients. Parang pagmamahala nilang dalawa, punong-puno. Kaya hanggang ngayon, di ba, ano pa rin sila? Strong. So yun yan guys, kita niyo, sure pa lang napakasarap na. So bukod sa masarap nga is napaka-affordable na, budget friendly. So yun, para mas maganda ang kainan natin, simulan natin ang mukbang challenge and kwentuhan. So nag-prepare kami ng mga question para kay Sir Gerald, tapos kukuha rin kami ng mga question na galing sa mga katribo namin dyan. Ano, ready na kay Sir Gerald? Ready na tayo kumain. So yun nga, simulan natin ang mukbang challenge. Challenge with Q&A. Actually, yung Chuti Cafe, masarap talaga dito mag-chill, kwentuhan. Free Wi-Fi dito, guys. Free Wi-Fi. So, pwede kayong mag-Instagram, Facebook, at panoorin ang vlog na to habang nandito kayo, di ba? Yan, tama. So, yun nga is, unang tatry natin, titry na natin. Nagugutom na rin ako. Yes. Try natin. So, try natin tong nachos. Overload nachos. Yan. Yan. So, try it. Habang nakain tayo, tapos unuan natin si Sir Gerald. So, pwede din ako makitry, di ba? Sir. May bago pang dumating na food. So ang tawag dito ay grilled Oreo cream tea loaf. So itong food na to inadapt namin from Singapore. Sikat ito sa Singapore. So inadapt. Parang ilang nakarating ng Oreo. Yung grilled. Naka-grilled siya, di ba? So yan, dagdagan.
dagdag food kasi kailangan namin mabusog. So ayan, una natin tatanong kay Sir Gerald is yung story niya, ano story niya, paano siya nakarita. Ganto, kawantuan tayo ni Sir Gerald ng mga MFK. Okay, paano ko ba sisimula? Sige, simula na lang natin kung paano nag-start yung mga career ko. So nag-start ako, nag-workshop ako before sa ABS-CBN. So yung mga hindi nakakakilala sa akin, huwag niyo na ba akong kilala. Tapos na po tayo doon. Mga kabats ko dati, si Jack Roberto na talagang sumikat ngayon, Sanya Lopez. Kaya proud na proud ako na talagang sumikat sila. Same kami ng manager before. And then, after noon, dahil feeling ko, kailangan kong magkaroon ng sarili ko ding career. So, nag-modeling ako. Nag-focus ako sa runway model. Until now, nag-model ako, guys. So, kung gusto niyo makita yung mga runway shots ko, pwede niyo i-visit yung Instagram ko at Hey Gerald with a J. So, Hey Gerald. Follow niyo ako. Natanggap ba kayo, sir? Oo, natanggap ako. Guys, lapit lang kayo. Pag-usapan natin yan. And then, after noon, nag-modeling ako. Siyempre, nag-try na rin ako ng mga commercials, acting. So, medyo familiar ako when it comes to television. And then, nung medyo okay na, sabi ko, kailangan ko na ng stable job. Doon na ako nag-try maging FA. Doon na nag-start. Pero nag-start ako sa Cebu Pacific. So, from there, doon na ulit ako nag-jump into PAL. So, ngayon, nag-work ako as a flight attendant pa rin sa PAL. So, ngayon, ini-enjoy ko yung job ko as a flight attendant. Tapos, ito, kaya thankful ako sa PAL. Dahil lahat ng savings ko, siyempre, nakatulong yun, di ba? So, nakaipon ako. At saka natin na tayo si Chuti kapag yun. Yun, yun, kain lang. Ako, kainin ko yung grilled Oreo cream. Ang sarap siya, guys. Sarap ng pagka-cheese. Pagka-cheese. Overload talaga. Ang daming gulay niya. Okay, okay. So, next question natin. Ano ba ang ginagawa ng isang flight attendant? Sa mga hindi nakakaalam, so, bigyan kayo ng mas maraming info about everything. So, yung nakikita kasi ng tao, yung lahat ng ganda lang nakikita nyo, di ba? Kaya lahat gusto maging FA. Pero, number one na goal namin is to give safety and comfort sa mga passenger. May pick kami when it comes to, for example, nasa loob ng aeroplano, di ba? So, bawal talagang galawin yung mga gamit na nasa loob ng airplane, especially ng passenger. Kaya kung makikita nyo, bawat galaw nyo, nakatingin ng mga FA. Sobrang observant namin dahil mahirap na kasi hindi lang naman isang buhay yung inaalagaan namin sa aeroplano. So, lahat ng sasakyan na, huwag mo kayo makulit. I-enjoy nyo lang yung view. Dapat ganun, enjoy nyo lang yung view. And then, kung may needs naman kayo, andyan ang mga FA. Willing talaga yan to help and to give anything for you. Bago kayo tumuloy, tikman nyo naman yung drinks. Kasi baka kailangan nyo na ng panulak. Ito, hindi nyo pa yata ito na-try. This is lychee lemonade with lychee pepper. Sarap, guys. Yes. Favorite ko yan. Natin ko talaga yung reaction mo eh. Ang sarap niya. Sarap. Ano ba yung pumuputok? Yung popping boba. Lahat yung popping boba. May lang naka-experience. Kayo ka lang ba naka-experience ang pumuputok? Ang mga gumilig sa mga pumuputok. Dito ka lang kayo mapuputokan. Bago tayo magputokan, next question tayo. Next question. Ayun, next question. What is your life motto? Okay, yung motto ko since then is what you think you become. Parang pagpatuloy mo siyang iniisip, magkakatotoo. At saka siyempre hindi naman lang iniisip mo yun eh. It's a combination of doing and action. Ikaw ba nung life motto? Oo, ma'am. Ako, your speed is more important. Wait lang. Hindi mo yung motto. Hindi mo yung motto. Kinuha mo yan. Your direction is more important than your speed. Kasi diba, kung nagmamadali kang ma-achieve mo yung dreams mo, tapos ano, mali naman pala yung direction mo. Parang wala lang din, diba? Wala yung pagod mo, hindi worth it. Kung baga minsan naliligaw ka, naglaglag. Ang akin naman, parang koresil kay Sir Jeff. Ay, wala pala yung pareho na hindi mo yung moto, akin yan. Akin yan. Walang kumalang moto. Yung akin is, if you believe, you can achieve. Hindi mo papaniwalaan yung kakayahan mo, hindi mo siya makukuha. Sarili mo lang tutulong sa'yo. Siyempre kung maniniwala ka na kaya mo, kukuha mo lalagay mo kasi naniniwala ka. Kasama yun sa ano ko, sa TikTok ko, nung sa Learn on TikTok, yung challenge, yun, tungkol sa belief. Kasi marami ngayon tao na lagi nilang kinukompare yung sarili nila. So parang yung message ng TikTok ko doon, never compare yourself. Always believe in yourself. Yung maganda doon. So, next question is... Next question. Dapat maubos nyo yan matapos yung question. Yung food. So, ito. Okay. Next question ulit.
bakit mo naisipang magtayo ng isang milk tea shop? Bakit milk tea shop? Sa dami ng business, sir, bakit milk tea? So, dati, hindi ako milk tea lover. So, dahil business ad nga ako, in-study ko yung milk tea. So, sabi ko, for example, dati, di ba? Pumunta kaming mall, yung mga friends ko, bibili ng milk tea, ako hindi. Kasi nga, hindi ako milk tea lover. So, nung one time, pinatry sa akin, pinilit ako, try mo na, try mo na. Tinanay ko siya, until, pinatry ko na siya everyday. So, yun yung in-study ko, bakit ako na-convert sa pagiging milk tea lover. Sabi ko, kung ako, nangyari sa akin to, mangyayari din ko sa ibang tao. And, ang goal po namin ng Chuti Cafe dito is ipatikim po ang authentic milk tea sa ating mga kababayan. So, kung hindi ka nga milk tea lover, malay nyo. Pag natikman nyo ito, magbago rin nyo. Ah, asa ka perfect, kasi si Chuti is your milk tea companion. So, kung piling mo mag-solo ka, kung piling mo nag-iisa ka, andito si Chuti pa sa bagay. Yes! So, may mga nagtatang sa amin na ka-tribal, sir. Magkaka-brunch ba daw kayo sa ibang dollar, ganyan. Saktong-sakto yung tanong nyo. So, ngayon, win-workout namin yung second brunch namin sa Liliw Laguna. So expect nyo guys, sa opening nandun silang dalawa. Yung mga kapribo nyo na taga-taga Liliw, San Pablo, Nicarlan, yung mga malalapit na bayan doon, pwede tayo bumisit doon. So, antay-antay lang tayo. Antay sa Manila po kayo? Sa Manila, pag-iisipan pa natin yan. Buuin mo natin yung Laguna. Pero sa think ko, sa pag nagkaroon ko sa Manila, sana din ko. Oo, mag-ingit mo. Mag-pray natin yan. So, antayin natin kung magkakaroon. So, sana magkaroon. Para pag nandun din ako, hindi na ako lalayo. Wow! Ako din, sana makapaglagay talaga sila doon. Ang Dipolo. Yes! Lagi tayo sa Rizal. At ang next iinumin nyo ay, eto, kasi feeling ko gustong-gusto na ng Mayora to eh. Kanina ko pa marinig tingnan yan, parang sarap-sarap. Strawberry Dalgona. Dalgona, yan. Nangiling sa Dalgona to. Wow, naging pure pink na siya. May magic din ang Chuti minsan. Nasarap talaga. Oh, favorite ko yan actually. Order nga ako. Sarap! Sarap guys. Wow. Dami pang pearl. Wala pong pagtitipid na nangyayari din sa Chuti. Sulit talaga. Sarap, tikman mo. Sarap niya guys. Strawberry. Ano yung kulay white, sir? Ah, so yung may cream cheese ba yun? Oo. Oh. Nagdotogma. Kumbaga nagko-compliment. Parang si Mayora at si JD. So, piliksama mo. Perfect combination. So, ito, next ulit. Pinakamahirap na experience bilang FA. Mahirap. Ito ah, magiging honest mo, nung training, almost everyday yung exam. And then yung passing grade yung exam, 95%. So dapat isa o dalawa lang yung mali mo. Sobrang hirap yun. Talagang yung tulog ko everyday, 1 to 2 hours lang. So yun talaga yung pinaka-haggard moments namin. Bago kami mag-FA, haggard muna dapat. May mga kasamahan kami na nagpapaalam every week, natatanggal sa training kasi nga bumabagsak. Pero pwede pa rin sila kumawal. Meron kaming 3 lifeline. So kapag nagamit mo yun, for example, tatlong beses ka na bumagsak, talagang matatanggal ka na. Wala ka na talagang magagawa. Wala kang mag-aral, talagang mabuti. Mag-aral mabuti, mag-focus sa training. Kasi minsan nakaka-overwhelm talaga yung nasa training ka. Oh, magiging FA na ako, malapit. Pero huwag ka mag-stop. Dapat study muna until makagraduate ka. So, yeah. Bago tayo tumulong sa isang question. Next flavor, ano ba? Or yung burger? Pwede naman ulit. Burger naman! So, ito nakikita ko, napakataba talaga ng patty niya. Oo, ang laki ng patty niya. Dahil Hawaiian to, merong lettuce. Tapos, meron kaming pineapple. And then, yung signature taste namin. Signature sauce namin. Yung melted cheese. Kami lang talaga yung gumagawa niya. So, walang makakagaya. Bawal po. Bawal manggaya. Bawal po tayo manggaya. So, ito na. Dumating na ang aking lychee lemonade. Ito, tikman na natin. Tignan nyo na. Try natin yung bird. Ang sarap. Ang laka ng patty. Wow! Hindi siya ano, unang pagat tinapay agad. Unang pagat patty agad. Tama. Kasi so, ang laki talaga. Unang agat patty agad. At saka pineapple. Sarap ng pineapple. Parang may lagi ang kakainin na ulit sa Chuti. So, next question. Next question. Ilang taon na po kayo? Ako, 25 pa lang ako ngayon. So, malapit na ako mag-26 sa July 22. Kung may time kayo, visit lang kayo sa Chuti. Oh, ito, sa 16 naman siya. Oh, wow! Mas malapit siya. Okay. So, ito, ano, early celebration para kay Mayora. Next question next natin. Next question. Anong pinaka-memorable experience niyo bilang isang FA? Nagtumatak sa isa. So, ako kasi, dream ko dati makapunta sa Cherry Blossom sa Japan. Gusto ko yun. Pinagustuhan ko yun. Sobra. And then, ito, makikilabutan ako kasi
that time kasi, perfect timing. Yung family ko nasa US, diba? So, nag-meet kami halfway. Nag-meet kami sa Japan. So, na-bid ko yung lipad na yun. Kasi mahirap din mag-bid eh. Kailangan makuha mo yung mismong date na yun sa flight nyo. So, nakuha ko yun. So, ang perfect timing. Kasi sobrang extravagant yung cherry blossom sa Japan. Sobrang every street. Diba tayo, puro building dito, diba? Doon, every street, cherry blossom. May pink, may white, iba-iba yung bola. Sobra. Talaga gusto ko talaga. Sobra mong ma-enjoy yun. Yung parang paghapon ka lang, nakaganon ka lang. Kasi ang ganda-ganda niya. So bago tayo pumunta sa next question, try ulit tayo. Oh yes. Oh yes. Anong na-try niya? Itong hot dog. Hot dog naman. Tingnan naman natin itong hot dog overload. Puro rin siya ng pagmamahal. Sa mga hotdog lover dyan. Yung mga mahilig sa malaking hotdog, dito po ang hotdog. Andito. Dito nilang may ikita ang malaking hotdog. Tama. Parang hindi, feeling ko hindi magkakasya sa amin doon na isang hotdog. Hindi. Then you guys, pag ginanto niya siya, yung cheese, ano na siya, umaapaw na. Ayan, sabay daw kayo. Ah, nauna na po sa mayon. Hindi na pinigilan. Hindi na po napigilan. Sarap! Wow, thank you. Kung may cheese na sa hotdog, tapos nilagyan po ulit ng cheese, guys. Ang sarap. Hindi ko malamang kasi mga kagulit. Malaki kasi talaga yung hotdog. Ako po, naglalaway na po. Hanggang tingin lang po yung tao. At saka lagi fresh siyang ginagawa. Wala kaming stock na cheese, fresh lagi siyang ginagawa. Pumunta niya, order kayo. Saglit lang. Saglit lang. Hindi kayo pag-aantay, hindi kayo pa-aasahin. Suti agad-agad lumaksan para sa inyo. So, next question. Next question and next drink ay choco mousse. Ito yan, kitang-kita nyo naman yung line ng mousse. Then isa-shake natin. Di ba nga dito sa Chuti, minsan may magic. Magic. So, yan. So, yan, tigman natin na next drink. Ayun. Sarap. Sarap nga. Niya. Kasi ang gamit namin dyan talaga, premium chocolate. Sarap. In no joke. Question. Next question. Next question tayo. Ito, last question na natin. Advice para sa mga gustong mag-F. So, sa mga, ito ah. Babalikan ko ulit to dahil sobrang sarap talaga. Babalik-balikan mo sa sarap. So, ito, advice ko para sa mga aspiring FA dyan. So, pag gusto nyo talaga maging FA, i-ready nyo na yung sarili. Emotionally, physically. Kasi, dapat emotionally ready kayo. Ito ah, sa mga mag-a-apply pa lang. Kung matanggap kayo, sobrang laki nyo na matanggap kayo in first try. Sobrang laki nyo yun. Kasi maraming mga naging FA na hindi isang beses na nag-try. Yung iba talaga dyan, more than 10. Pero dahil gusto nila, pinilaban nila. Pero kung hindi naman kayo nakuha sa first try nyo, huwag kayong manghinayang or huwag kayong mapakinaan ng loob. Kasi part talaga yun. Kasi mali nyo, hindi pa kayo ready that time. So, parang normal lang sa buhay ang ma-reject. Part lang din yung na-reject tayo. So, yun yung mag-motivate sa atin na mas galingan pa natin. Oh yeah, dahil yun na-iyak ako. Na-iyak so, yun nga pala. Di ba nagtanong tayo sa Facebook, tanong sinabi namin na magkakagas nga kami, tapos nilagyan natin yung picture ni Sir. So may nagtanong sa mga tapatari mo natin. Ayan na. Single ba si Sir? Single na single po tayo. So, single na single. Matagal-tagal na po akong single. Simula ni 2020, single na po. So nalikabok na ako. Sinabayan ko lang yung COVID kasi hindi hirap na rin. Pag naging partner niyo Sir, madaming benefits. So lagi nakamilty, lagi nasolob. Aba kayo sa akin, lagi tayo magbumbukbang sa akin. Kahit walang okasyon, lagi ganyan. Bugo pala itong dalawa ko eh. Mali yata yung sa so yan. Yeah. Nalaman na rin natin na yung secret ni Sir na single daw. Actually, hindi kayo yung secret. Binubulgan niya. Binubulgan po ako kasi nagagalit na ako eh. Ano ang gusto niyo? Ano? Sa isang babae? So, ang gusto ko lang naman na yung ready na ba? Kasi di ba hindi na ako pabata, tanda na ako. So, dapat yung ready na rin sa buhay. Mga matured na. Matured. Mga 45. Hindi naman. Parang siguro mga 30, ganun. Sapat naman na yun. Kasi... Ano FA din? Kahit hindi. Hindi. Hindi naman ako namimili kahit anong career niya. Basta yung ano siya, may goal din sa buhay. Kasi mas tarap kasama yung tao. Alam mo may plano sa buhay. Na hindi lang nag-e-enjoy araw-araw, diba? So dapat mapag-uusapan nyo rin yung future niyo. So ngayon, natanong natin kay Sir yung mga gusto natin wala. At na-try na din natin yung mga... Uy, mayroon pa kayong dalawang drink. Mayroon pa tayo. Ito pa. Yung matcha. Tignan na rin natin. Ito ulit, isa-shake niya na dahil sa duty ay may! Kaya Sir, baka may matatanong lang tayo. Ano ba? Paano ba nag-start ang pag-vlog niyo? Yung nag-start na ako ng pag-vlog, napalabas nga kami sa KMJS. Na-feature kami sa KMJS. Higit talaga ako yung pagkatingin kong gawin mo.
kasi may Oreo siya, kaya lalong sumarap. Ang dami niyang Oreo, guys. Karam. Wala nga talaga ditong pag-titipid. So, yun nga. Okay, sige. Na-feature kami sa KMJS. So, ito, parang naisip namin is, yung mga panahon kasi na yung uso yun ng mga nagbablog, kasi kata na ako pagbablog. Hindi pa natin alam. Kami kasi mahihiyain talaga ako. Lalo na ako, hindi talaga ako ganito kaka. Hindi ko kaya dati magsalita ng ganito. Pag-public, ganyan. Ito lalo. Pero I think yung pag-vlog nyo, malaking tulong sa self-development nyo. For example, sobrang bata nyo nga para ma-develop yung sarili nyo, yung self-esteem, na kaya nyo na kagad makipag-usap dyan sa cellphone. Next, na pwede nyo i-vlog is ay pag-workout na din. Kasi diba, may ligid ako mag-workout. Tulungan ko mag-workout ang dalawa. Hindi ba yung mga atribo? I-comment nyo guys yung ano, kung gusto nyo ba talaga. At i-comment nyo kung anong gusto nyo workout na gawin nila. Pahinapan natin sa nila. Hanap tayo ng sponsor nila sa ano gym nila. Hindi pa tayo natitikman. Ito pa. Yung Coke. I think yung Coke. Yung ba yung Coke? Oo, yan. Yan. May ano yun. Kami ang first milk cafe. Nagkaroon ng milk Coke flow. Pero lumabas naman na siya sa ibang brand. Pero kami, yung lasa namin, may signature pa din. Wala, puputok siya. Ang galing. Okay, lalayo muna tayo. So ito si Mayora, mahilig ko sa Coke. Try mo. Hindi yung Coke na Coke talaga siya. Milky na. Para sa mga Coke lover talaga ito. Gusto ko yung reaction niya. Masarap! Parang pwede mong i-repeat-repeat. Masarap! Hindi, masarap talaga siya, guys. Ito na yung huling-huli natin. Is yung itong ano. Real Oreo cream. So, para siyang maglalasang ice cream. So, ano ka? Sikat to sa Singapore. Pakikita niyo yung mga picture na ganyan siya. So, parang ito, appetizer ganyan. Sarap niya. Hindi siya yung matamis na matamis na tama lang. So, yun nga, madami tayo natanong. Nakilala natin si Sir Gerald. Nakapagkantuan na rin tayo. So, mas nakilala natin siya. So, mali natin, susunod, madami na tayong magawa pa. Hindi na ganito. So, mas nakilala natin. Tapos sa tayo, iba yun natin. Mayroon yung setup. Hindi na tayo nakikita. Parang ako ang pinukuha na paalam. So yun nga mga katribo, natapos na natin ang mukbang challenge with Q&A with Sir Gerald. So yan, nakita niyo yung mga different foods nila and drinks, yung mga bagong foods nila. So natry natin, so napakasarap nga. So kung gusto niyo ito matry, punta lang kayo dito sa Chuti Cafe. Nasa description box sa baba yung address nila para mas mabilis siya siyang malukay. So yun nga, bukod sa masarap, napaka-affordable din. So puntahan niyo na. So yan yung lugar. Ayan yung mga kasama natin sila. Hi Ken! Ay tayo mga Chuti Babies. Yeah, sila yung Chuti Babies. Sila yung mga nagpe-prepare. Sobrang bait nila. Yeah. Sila yung mga nagpe-prepare para ng mga food para sa. Kung hindi nyo maabot ang Sir Gerald, nandiyan sila para sa inyo. Sila. At nandiyan yung manager namin. Say hi, Ma'am Pam. Asa si Ma'am Pam? Yes. So yun nga, dito na natin tatapusin itong vlog. So kung nagustuhan nyo itong vlog, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. So kung may mga gusto kong suggestion na gawin namin next vlog, comment nyo lang sa baba yung mga sinasuggest ni Sir. So papayarapan natin sila, di ba? So comment nyo lang yan sa baba. Guys, thank you pala for inviting me. Thank you also for coming dito sa Chuti. Maraming salamat. And sana na-enjoy na mag-partner ang aming super food. Enjoy. Thank so you din, Sir Gerald, sa pag-invite sa amin para try yung anytime. Challenge and yung mga foods and drinks. Thank you so much, and thank you for watching. So yun nga, dito na natin tatapos ng vlog. Kita kisa lang tayo sa susunod na vlog. Bye!